akong ano? Meron akong ano? Meron akong ano? Meron akong kwento. Yeah! Alam mo ba kung gaano tayo kinatatakutan ng ibang bansa dahil sa ating galing sa paglalaro ng Mobile Legends? Yung tipong matunog ang ating lahi dahil para sa kanila, tayo ang tunay na nagahari sa buong Southeast Asia na may pinaka malalakas na manlalaro. Pero ang isang malaking tanong, bakit nga ba tayo kinatatakutan ng ibang mga bansa at ano nga ba ang kanilang hinahangaan o hinangaan sa ating paglalaro? Dahil maraming mga kapwa natin mga Pinoy ay sinasabing ang pinakamalakas ay ang bansang Indonesia, kung saan ang iba pa ngang kababayan natin ay siya pang nang mamaliit sa ating kakayahan pero kabaliktaran nito sa ibang bansa. Pero bago yan, ohoy! Ano na mga kabatang? Si Inspi na naman nga pala ito at samahan mo ako sa isa na namang kwento ngayong araw. Pero dapat siguraduhin mo naka-subscribe ka sa aking channel at i-click ang notification bell at syempre, painitin mo na rin ang ating like button bilang attendance. Kaya tara at atin nang simulan. Hindi naman sa nila lahat ko ha, pero kadimitan sa mga kapwa natin Pinoy ay nagiging taga-suporta kapag nanalo ka, pero kapag natatalo ka, abay ayun, nagiging haters mo. Ganito ang nakita natin noong nakaraang MPL na sa tuwing nananalo ang isang team ay dumarami ang papuri sa kanila, pero nung natalo ayun, umulan ng trash talk. Alam kong hindi natin mababago ang mentalidad ng ating ilang mga kababayan, pero hayaan mo akong ikwento sa iyo kung ano nga ba ang tingin ng ibang mga bansa sa ating mga manlalaro dito sa Pinas. Pero bago kayang ipaliwanag ay alam nyo bang sa ibang laro na hindi ko nalang babanggitin ay medyo hindi maganda ang tingin sa mga Pinoy gamers? Yung tipong kapag nalaman nilang noypi ka abay noob agad o goblok ang tingin sa'yo. Pero kabaliktaran yan dito sa larong Mobile Legends dahil pagdating sa larong ito, tayo ang tinitingala at pinapangarap na matalo ng ibang mga bansa. Unang-una ay dahil tayo lang naman ang nagtala ng pinakamaraming naipanalo katulad ng MSC 2017 at SEA Games 2019 records. Kung saan nakakuha tayo ng 5 versus 3 laban sa Indonesia at 5 versus 1 laban sa Malaysia at 3 versus 0 sa Singapore at 2 versus 1 naman sa bansang Myanmar. Ito lang naman ay nagawa ng mga naglalakas ang mga manlalaro dito sa Pinas kung saan nalaman nga natin ang saloobin ng iba't ibang mga teams na kasali sa MPL Invitational. At isa na nga rito ang team na Todak kung saan nagkaroon nga sila ng interview patungkol sa team na para sa kanila ay pinakamalakas sa buong Southeast Asia. Ang Todak ay nagkampyon noong nakaraang MPL Season 6 sa bansang Malaysia, Singapore, kung saan alam nyo bang hindi man lang nakatanggap ng pagkatalo ang mga ito simula regular season at sa Grand Finals ay nakuha lang naman nila ang score na 3-1. Sa madaling salita, sobrang lakas ng team na ito sa kanilang bansa kaya naman noong sila ay hiningian ng kasagutan sa tanong na kung sino nga ba ang pinakamalakas na team sa MPL Invitational ay ang naging sagot nila, walang iba kundi ang Pilipinas. Kung saan nasabi nilang kung sa kanilang bansa ay gusto nilang makuha ang championship pero pagdating sa MPL ay gusto lamang nila na makatapak man lang sa top 3 nito dahil alam di umano nila kung gaano ito kahirap. Kung saan nagbigay nga sila ng komento na ang pinakamahirap na kanilang makakalaban ay ang bansang Pilipinas, pangalawa ang Indo at pangatlo lamang ang Myanmar. Pero syempre uunahin natin kung bakit patatlo lamang ang Myanmar para sa kanila, kung saan sinabi nga nilang ang Myanmar server ang pinakamadaling server para sa kanila. Dahil kukunti lamang ang mga pro players sa bansang ito pero ang kakaunti na ito ay malalakas naman din para sa kanila. At ang maaaring maging kalamangan lamang ng Myanmar para sa kanila ay dahil hindi sila ganun kakilala at maaaring ito ang maging dahilan para magulat nila ang mga teams sa MPL Invitational sa kanilang mga baon na meta.
Ganun pa man, sinabi ng Todak na confident sila na kayang-kaya nilang talunin ang dalawang teams na nanggaling sa Myanmar at ito nga ay ang Ronin Esports at Burmese Goals. At ang pangalawa na pinakamagpapahirap sa kanila ay ang bansang Indonesia. Pero para sa kanila, ang paraan ng paglalaro ng mga ito ay may pagkakahalintulad rin sa mga teams na nasa Malaysia at Singapore. Pero ang kaibahan lamang di umano ay sobrang pulido ang kanilang rotation at sobrang bilis nilang gawin ito. Kasunod nito, ang mga players sa Indonesia di umano ay matatagal na sa paglalaro ng MLBB at kahit pa sila ay malugi o nalulugi sa gold ay alam na alam di umano ng mga ito kung saan magpa-farm at kung paano makakabawi. At ito ang malaking kalamangan sa kanila ng mga teams sa Indonesia. Pero sa kanilang bracket ay siniguro nila na sila ang makakatapat ng RRQ Hoshi. Pero hindi di umano magiging madali ito dahil nasa bracket nila ang Blacklist International kung saan ating nalaman na iniiwasan pala nila ang mga PH teams na mapunta sa kanilang lineup dahil nga ito ang malakas na teams sa MPLI. Kaso nga lang naubusan na sila ng draft kaya napilitan na lamang sila na piliin ng Blacklist para sa kanilang bracket. Pero bakit nga ba nauuna ang Pilipinas na pinakamalakas na teams para sa kanila at bakit iniiwasan nila tayong makalaban? Dahil mga kabataang ilang beses na di umanong nakaka-scream ng Todak ang mga team sa ating bansa kung saan ang nakakalaban pa di umano nila ay hindi pa talaga yung mga top teams o yung mga pambato talaga natin. Pero nahihirapan na di umano silang manalo laban sa atin. Ito nga ay dahil tayo ang may pinakamalakas na offlaners at jungle sa buong Southeast Asia ayon sa team na Todak. Kung saan ang ating bansa ay hindi dapat bigyan ng mga hero na Tamus, X-Borge at Yuzhong dahil talagang nagdodominate ang mga offlaners natin sa mga ganitong mga hero. Ayon sa kanila to ha? Dahil hindi pa di umano sila nananalo sa ilang mga screams laban sa ating bansa at posibleng magkakaalaman, nalaman kong ang ating mga teams ay ma-pressure sa paglalaro marahil ito ang maging dahilan ng ating pagkatalo. Ganun pa man, magsisimula ang MPL Invitational sa darating na November 27 hanggang December 6 at ang oras ng simula nito ay alas 12 ng tanghali kung saan una maglalaban-laban ay ang Execration versus Ronin Esports at para sa akin ay makukuha natin ito kung saan ang kailangan na lamang talaga ng EXE ay ma-execute ang kanilang bagong lineup. Dahil itong Ronin Esports ay ang lumaban sa MPL Myanmar Grand Finals kung saan sila nga ay nabigo na manalo sa Burmese Goals, pero hindi pa rin basta-basta ang team na ito. At ang kasunod na laban ay ang Bigetron Alpha versus Geekfam kung saan para sa akin makukuha ng Bigetron ang laban na ito. Sinundan ng Onyx Esports versus Onyx PH na isang matindihang laban mga kabatang pero para sa akin ay kakayanin naman ng Onyx PH ito dahil nga sa kanilang naging bagong lineup. Ang kailangan na lang talaga ay magawa ni Hate ang kanyang role bilang isang support at mag-dominate sa kanyang paglalaro dahil alam naman natin kung gaano kalakas itong si Kyrie ngayon dahil sinasabi ko sa iyo kabatang na batak ang taong ito ngayong season. At ang huling maglalaban sa November 27 ay ang Omega Esports versus Genflix Aerowolf kung saan alam naman natin na talagang pangmalakasan ang ating pambato na Omega Esports at ang kanyang mga kalaban dito ay ang top 5 ng MPL Indo na Genflix. Siyempre para sa akin ay malaki ang kalamangan ng Omega sa matchup na ito at makukuha nila ang panalo. Kasunod nito sa mga nagtatanong kung saan nga ba mapapanood, ang magiging laban nila ito nga ay ilalive sa Twitch ng One Esports. Pero kung di mo trip ang Twitch, abay pwedeng-pwede rin naman sa Facebook page ng One Esports. At kung wala ka namang pang Facebook pero may pang YouTube ka, abay mapapanood mo rin sila rito at pumunta ka lang sa kanilang YouTube channel. Pero kung talagang malakas ang tama mo at mas trip mo sa Twitter, abay ito pa rin ang kanilang account na mapapanood mo ang live ng One Esports. Pero dahil dyan, gusto kong magbigay ulit ng ating blind item sa araw na ito. Kaya naman sa ating blind item, number 1. Sino itong pro player na gusto na talagang umalis sa kanyang team pero wala siyang no choice kundi ang magstay dahil nga ayaw pa siyang pakawalan ng kanyang team ngayon?
Blind item number 2. Ano itong team na inaantay na lamang na matapos ang kanilang kontrata sa isang sponsor dahil posibleng lumipat na sila sa mas malaking offer ng isa pang sponsor? Juicy! Blind item number 3. Sino itong pro player na laging nagpapakasad boy para lang makarami ng chikas na magko-comfort sa kanya? Oops, tama na muna yan kabatang, dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa kung bakit nga ba tayo kinatatakutan ng ibang mga bansa na makalaban. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong batang genyong gamer na si Inspi na nagsasabing ang magbababa sa'yo ay ang mga kapwa mo, Pinoy rin, dahil uso ang hilaan dito sa atin at ang kailangan mo na lang gawin ay mas lalong pagbutihan ang ginagawa mo para mangisay sila lalo sa inggit. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!